Andrea Torres, my Julie Ann, my Sanya Lopez. Nag-trending ang mga pangalang Alden, Julie Ann at Raver Cruz sa Twitter. Ito ay matapos ang naging guesting ni Alden Richards sa Fast Talk ni Boy Abunda. Masasabing sa unang pagkakataon ay naisiwalat na ni Alden ang totoo raw na nangyari sa noon pa mang matagal na issue sa kanila ni Julie Ann. Kung paano after na naging close naman nila, biglang naging parang strangers na sila. Ramdam na ramdam din noon na kahit sino sa kanilang dalawa ang makausap, may pag-iwas at tila pait na matanong sa isa't isa. So hayun na nga, inako na ni Alden na siya raw ang may kasalanan. Inamin niya na dahil din sa trabaho, na mas pinili ni Alden na mag-focus na lang dito kaya sa termino ngayon, parang nag-ghosting niya nga ba si Julie Ann noon. Pag-amin ni Alden, sasabihin ko na po, I never told anyone this. Yung part po kasi kay Julie Ann, yun po yung parang mabigat. When we were doing Sunday Pinasaya, the time that we separated, ang tagal po naming hindi nag-usap. 7 years, almost. Ganun po katagal. Inabot din ng matagal bago sila nagkausap at masasabi niyang okay na sila dahil naniniwala si Alden na that time hindi pa sila ready and that time heals all wound. Si Alden na rin daw ang nag-initiate ng move para maging okay sila. Inilock niya si Julie Ann sa dressing room ng Sunday Pinasaya. Sa Sunday Pinasaya, rehearsal, may green room po tayo sa Studio 7. Noong kami pong dalawa na lang sa green room, nilock ko po yung pinto. Then I talked to her na, I'm really sorry for all that had happened. Iniwan kita and there's no one to blame but me. I was. My term po ako na ginamit and I am very sorry. Sana mapatawad mo na ako. Sabi pa ni Alden, okay po siyang kausap. And then pagkatapos ng usapan, parang may relief po sa kalooban. Na parang for the longest time, iniiwasan ko pa rin po siya. Ngayon daw ay okay na sila ni Julie. At sa nakikita rin naman, good friend na din sina Alden at ang boyfriend ni Julie Ann na si Raver. Somehow ay hindi naman makakalimutan talaga yung eksena sa isang ganap ng GMA Artist Center noon na talagang nasabi rin ng mga nakakita na may something special between the two of them. Wala pang Aldab noon at si Julie Ann naman ay si Elmo Magalona na pa ang ka-love team. Samantala ay umamin naman si Alden na nakakapagod din pala ang kanyang ginagawa na i-please ang kanyang mga fans. Yan ang inamin ng Asia's multimedia star patungkol sa mga naranasan niyang challenges sa mundo ng showbiz. Kwento ni Alden, pag celebrity ka, you always cater to what people want, especially sa lahat ng feedback sa'yo. Pinakikinggan mo to appease them at para mabigay yung gusto nila at a certain point nakakapagod din pala. At dahil nga sa tindi ng pressure na nararamdaman niya sa araw-araw na pagtatrabaho niya, ay na-feel niya na parang nawalan na siya ng identity. Dumating din ako sa point when I was really burnt out from all these demands and things that people want from me. Wala na po akong identity. Lahat pa ni Alden. Parang, nasaan na yung pagkatao ko? Lagi na lang ba akong susunod sa ibang tao? Sa gusto ng mga tao na makita sa akin? Napagod lang po ako sa point na yon, sagot ni Alden. Nabanggit ni Tito Boy ang naging matapang na pahayag ni Alden sa isang press con na nobody controls my life, walang nagdidikta. I make my own choices, I make my own decisions. Ito'y matapos maungkat muli ang mga issue tungkol sa Aldab, ang tabala nila dati ni Maine Mendoza. Bakit nga ba niya nasabi ito? I just wanted to be firm. Hindi po ako galit when I said that. I just wanted to be firm with the current state of mind that I have.
paliwanag ng aktor. At dahil naman sa isiniwalat ni Alden tungkol sa nakaraan nila ni Julianne, ay hindi maiwasang magtanong ng mga netizens kung ano kaya ang say ng kasalukuyang boyfriend ni Julianne na si Ray Burr.